isa sa mga karanasan ko bilang isang pari ay mahirap gumawa ng humiliya, mahirap maghumiliya sa misa sa patay. Sapagkat ang usapin ng kamatayan ay puno ng agam-agam. Ito ay napapalibutan ng misteryo. At ito ay maraming katanungan. Minsan may nagtanong sa akin na kamag-anak ng namatay. Ang tanong niya, "Father, bakit maagang namatay ang aking asawa? Ano ang kanyang nagawang kasalanan? Saan kaya mapupunta ang kanyang kaluluwa? Totoo bang may buhay pagkatapos ng kamatayan?" And to tell you honestly, I have no certain answers to all these questions. We only have faith. Meron lang tayong pananampalataya na ating pinaniniwalaan. Pero ang isa sa mga siguradong nangyayari sa ating buhay ay kapag ipinanganak ang isang tao, nagsisimula na siyang mamatay. Ang kamatayan ang hantungan ng ating buhay. At ito po ang pinapaalala sa atin ngayon sa ating pagdiriwang ng Ash Wednesday. Mula sa abo tayo ay nilikha at sa abo tayo ay babalik. Isang paalala na ang buhay ay may wakas. Isang paalala na ang buhay ay hiram lang at anumang oras ito ay pwedeng bawiin. At sa ating pananampalataya, matapos ang buhay dito sa daigdig, tayo ay haharap sa Diyos, sa Panginoon. Tayo haharap sa Diyos na ating tagapagligtas. Tayo ay haharap sa isang maawain at mahabaging Diyos. Pero sana huwag nating kakalimutan na ang Diyos ay isa ring hukom, isang tagahatol. He will come to judge the living and the dead. Siya ay pariritong hukom sa mga nangabubuhay at mga namatay na tao. At sa pagharap natin sa kamatayan, may dalawa lang tayong pwedeng gawin. Una, kung tayo ay hindi naniniwala sa ating pananampalataya, pwede naman nating harapin ang kamatayan ng magiting at matapang. Sabi nga nila, "We will just cross the bridge when we get there." Bahala na, harapin na lang natin ang kamatayan kung siya ay parating na. Oras mo na. Or pangalawa, pwede nating harapin ang kamatayan ng may pananampalataya. Sa ating pananampalataya, sinasabi na tayo ay maghanda. Naghahanda tayo sa pamamagitan ng pagharap sa ating mga kasalanan. Harapin natin ito ng may pagsisisi. At ayon sa Ebanghelyo ngayon, magsisi tayo hindi sa pamamagitan ng pagpapakitang tao, ngunit magsisi tayo
mahusa at totoo. Naniniwala tayo na ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay baliw na nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay mapagpatawad. Pero sana huwag lang nating kakalimutan na ang Diyos ay hukom. At ang isang hukom ay laging nagbibigay ng hatol. At ang hatol sa atin ay dalawa lang, parusa o awa o habag. Alin ang mas mangingibabaw sa mata ng Diyos? Ang mga kasalanan bang nagpahirap sa ating kapwa? Ang mga pang-aabuso nating ginagawa sa tao at kalikasan? Ang mga panlilin lang na nagdudulot ng kapighatian sa iba? Ito ba ang mangingibabaw? O mas mangingibabaw ang taus-pusong pagsisisi, pagbabago, at pangakong pagsisilbihan ng Diyos sa pamamagitan ng totoong paglilingkod sa mga taong pinapahirapan at inaabandona. At sana mga kapatid, hindi pa huli ang lahat para tayo ay maging karapat-dapat na tumanggap ng habag at awa ng Panginoon. Ang kamatayan ay laging nagbabadya. Pero ang Diyos ay araw-araw na naghihintay ng ating panibagong simula. At sana ay panalangin natin na tayo'y maging kalugod-lugod sa pagharap sa Panginoon. Amen.